that there's disagreement among evangelicals about whether or not Seventh-day Adventists should be classified as a cult. A number of years ago, Donald Barnhouse and Walter Martin wrote a book. They worked together on a book. I think Martin principally wrote the book called Kingdom of the Cults. And the conclusion of that book was Seventh-day Adventists are not to be categorized as a cult. Ayan, okay. So, sinasabi ni Doug Batchador na hindi sila karapat-dapat na tawaging cult ang Seventh-day Adventist, siguro either secular meaning or religious perspective, parehong ayaw na tanggapin na kulto sila. Kasi ang essence ng pagiging kulto, outside the biblical teachings, no? Siyempre, they claim that they have the Bible because they have the truth. Pero ano masasabi ni dito, mga kaibigan? Kasi ginamit ni Doug Martino yung kanyang reference, yung sulat ni Walter Martin, di ba? Yung sa Kingdom of the Cult, sabi niya, si Walter Martin na isang expert at authority sa mga cults, ay dumating siya sa conclusion daw na ang Seventh-day Adventist pala ay hindi isang kulto, kundi isang Christian church. At ang totoo niya, mga kaibigan, nung ako'y Adventist, yan ang lagi kong dalang-dalang sandata, hindi nawawala sa bag ko. Ito yung libro na sinasabi ko. Yung The Truth About Seventh-day Adventist book. Ito yun, no? Ito yung book na yun, na sinulat ni Walter Martin. Actually, hindi Kingdom of the Cult ito. Ang pamagat nito ay The Truth About the Seventh-day Adventist. Sinulat ni Walter Martin ito noong 1960. Okay? 1960. Right after niyang makipag conference sa mga Adventist theologians doon sa US noong 1956 at 1957. 2 years, within 18 sessions sa conference niya, question and answer, bali taktakan sila ng mga, sila Leroy Froome, sila yung mga scholars natin doon. At after ng 2 years na yun, at nag-conclude niya si Walter Martin, sabi niya, ngayon ko lang nalaman na ito palang mga Adventist na ito ay hindi pala kulto. Ang sinasabi ko ng mga kaibigan na bilang Adventist noon, pagka ang kaharap ko, lalo na pag-Baptist kaharap ko, si Walter Martin ay Baptist. Okay? At Baptist mismo nagsasabi na ang Seventh-day Adventist ay hindi kulto. Gusto ko ipakita sa inyo yung page na yon, na particular na sinabi ni Walter Martin, mga kaibigan, to. Ayan. Pwede makikita The Truth About the Seventh-day Adventist. May preface. Napakaliwanag sa preface. Ang pagkakasabi dyan, ang sabi dyan, after nung 2 years conference nito with the Adventist theologian, mismo sa General Conference, why an undergraduate in New York City, bata pa si Walter Martin dito, mga nasa 25 years old, sabi niya, binasa daw niya lahat ng mga books, to be fair with the Adventist, kasi in preparation, gagawa siya ng libro. May nauna na siyang sinulat ng libro, yung Rise of the Cults, okay, ng mga 1950s. Pero gusto pa niya sumulat ang pangalawang libro, and this time, magpo-focus siya sa Seventh-day Adventist. Kaya nakipag-arrange siya ng 2-year conference with the Adventist audience at pinagbigyan naman siya. Kaya after ng conference na yon, sabi niya, nakita ko, sabi rito, na ang mga Adventist ay hindi pala kulto. As a result, sabi dito sa foreword, as a result of our studies of Seventh-day Adventism, Walter Martin and I reached the conclusion that Seventh-day Adventists are a truly Christian group rather than an anti-Christian cult. Yan. Let us be understood that we made only one claim. That is that those Seventh-day Adventists who follow the Lord in the same way as their leaders who have interpreted for us the doctrinal position of their church, are to be considered true members of the body of Christ. We did not and do not accept some of their theological positions which we consider to be extravagant, or all others which we
considered to be non-biblical. Ano, yan. Tinatawag nga ni Walter Martin na ang Seventh-day Adventist Church ay heterodox. Hindi orthodox, kundi heterodox. Ibig sabihin lang, eh, meron lang siyang konting deviation sa standard teachings ng Bible, but still, they belong to the body of God. Kung familiar kayo dun sa conference na yun, noong 1955-1956, yan ang naging dahilan kung bakit na-publish yung ano, yung sagot ng mga Adventist theologians noong 1955-56. Yan ang naging resulta kung bakit nagkaroon ng libro na kung tawagin ay Questions on Doctrines. Yan. No, kayo bago ang Adventist noon, ito yung unang-unang libro ko na minemorize ko. Ang kinabisado ko, binasa ko from back to back dahil gusto ko na naging interesado ako ng pag-aralan. Pero hindi ko namamalayan na ito pala yung naging controversial at mamaya pag-uusapan natin. So, ang point ni Doug Batchelor, itong si Walter Martin, siya mismo nagpapatunay na ang Seventh-day Adventist ay hindi isang kulto. Di ba, Pastor Valderan? Hindi kulto. Sabi niya, dahil sila ay naniniwala din naman sila sa Trinity, naniniwala sila sa Diyos. Pero malalaman natin later on, mga kapatid, mga kaibigan, ito kasi talagang nung Adventist ako, ito yung panlaban ko kahit kanino, kahit hindi pa Baptist. O ito, scholar at authority ng cult. Kanyang tinagihan na kultong Adventist. O ano, mas marunong ka ba ba rito? Yan ang argumento ginagamit ko na, Pastor Roderon. O, ikaw ba, mas magaling ka pa kay Walter Martin? O, siyempre, pag ikaw eh, hindi ka naman authority, wala ka masasabi. Pero lately, nung ako'y hindi na Adventist, doon ko nalaman na deny, kaya pala napaniwala, nasabi ito ni Walter Martin. Kasi napag-aralan ko na nadaya pala siya, na-deceive siya. Noong mga leaders noon, noong 1956-57 conference na yon, napaniwala siya na evangelical ang teachings ng Adventist. Meron kasi mga bagay na hindi nilabas at sinabi sa totoo ang mga Adventist representatives noon sa conference na yon. Kaya akala ni Walter Martin ay ito talaga ang paniwala ng mga Adventist. Kaya kung masasabi, kaya ako dito sa binasa natin kanina, mga kaibigan, sinabi ni Walter Martin at ni Donald Gray Barnhouse na kanyang mentor, ha? Makiklaim natin, sabi niya, kung tatagalogin, ng Seventh-day Adventist na totoong sumusunod sa Panginoon at sa mga interpretation ng kanilang leaders na nakausap namin doon sa conference na yon for 2 years na nag-interpret sa amin ng doktrina at position ng Seventh-day Adventist Church, na kung ang isang Adventist ay yun ang din ang paniniwala nila, ay considered kayo na Christian. Hindi kayo kulto, kundi kayo kabilang sa body ni Christ. Ang ganda sana sabihin, Pastor, ano? Opo. Ang ganda sana. Ang ganda sana. Pero nakakalungkot, mga kaibigan, ito yung sinasabi ni Doug Batchelor, sabi ni, napag-aralan na, at nag-cause na ng division within the evangelical circle. Kasi may mga evangelicals na hindi pa rin naniniwala hanggang ngayon, na hindi sila, at sabi nga nung ibang mga evangelical scholar, si Walter Martin ay na-deceive, na daya ng mga Adventist. At dito mismo, mga kaibigan, dito mismo, sa loob mismo ng Seventh-day Adventist Church, ay marami rin tumutol sa librong ito. Alam mo ba yung Pastor Barberan? Maraming mga Adventist theologians ang against din sa libro na Questions on Doctrine, dahil hindi daw ito totoong nagre-represent ng teachings ng Seventh-day Adventist. Pinaganda lang ng mga theologians noong time na yon, yung kanilang mga terminology para mapaniwala yung mga evangelical theologians doon na sila yung evangelical. Ano masasabi mo dyan, Pastor? Ayun, tulad ng ginagawa ngayon ng mga maraming mga theologians ng Seventh-day Adventist, gumagamit sila ng tinatawag na gymnastic explanation. Yung mga gymnastic explanation nila na
bigay, isinawalat yung impormasyon kaya Walter Martin. Gaya nang nabanggit po ninyo, Doc, nadaya eh. Nilitaw yan eh. Yung mga termino tulad na lamang ng justification, ng sanctification, ng glorification, tulad na lamang ng imputed righteousness saka imparted righteousness, lahat ng yan ay ikinondense, isinum up doon sa hindi malayo doon sa mga pananalita meron o langguwahe meron ang evangelical. Naging parang pareho lang eh, Doc eh. At kung merong kaunti lamang na hibla, gahibla lamang na diferensya, tulad na lamang ng kung ano ang mangyayari sa isang particular na Kristiyano, kung justification o sanctification ba ang kanilang mararanasan, ay nakita ni Walter Martin na non-essential. Nakita niyang non-essential yun eh. Oh, kaya tinawag niya na ito'y hindi naman talaga antimano kulto. Eh, ang problema, nilitaw ba nila yung napanaginipan ni yung pangitain ni Ellen G. White na meron daw eka earth na iba, ibang at nandun daw si Enoch, yung mga ganun-ganun. Kinawan ba nila yon? Inelaborate ba nila? Yun ang malaking question natin sa aking nabasa. Hindi inilitaw, hindi piniga kung anong merong pangitain si Ellen White. Nakamukha ng mga piniga natin. Kumbaga, sinabi lang nila kung ano yung maganda sa pandinig nito mga evangelical nito sa evangelical conference. They just use the language of evangelical. Yeah. Kung anong lingwahe meron ang evangelical. Yun ang kanila pong at yun nga ang sinasabi natin kahit noon pa na ang isa sa mga palatandaan ng kulto at yan ay subok na itong mga kulto in a religious sense ay gumagamit din mga terminolohiyang pang-Bible, no? Like justification by faith, na gumagamit din siya ng sanctification, saved by grace, ganyan din. Pero nire-redefine nila. Iniiba nilang definition pag i-apply na nila sa kanilang pananampalataya. Oo. Kaya itong makikita niyo sa amin slide ngayon, ito yung larawan ni Walter Martin at Donald Gray Barnhouse na mga evangelical, ang tawag na sa kanila na ano, mga Calvinists, na talagang with a good heart ay nagpunta at nakipag-conference sa mga theologians for 2 years. At maganda naman ang kanilang naging palitan ng paliwanag. At sabi nga ni Walter Martin, ay maganda in-entertain siya ng mga SDA theologians at mga leaders na maganda. At talagang binigay sa kanya lahat ng mga kailangan ng mababasahin, lahat ng mga publication ng Adventist pinabasa sa kanya. At naging open naman daw sa kanila. At kaya lang, sabing ganon, nung time na kanyang na-discovery, hindi pa lang naging maganda ang naging resulta nitong conference na ito. Nung 1956, ay naipublish itong Seventh-day Adventist Questions of Doctrines na ito po ang result ng nangyaring conference. Lahat ng question, 40 questions na binato ni Walter Martin sa kanila at pati kanilang sagot ay dito nakaimprenta sa librong ito. No? Kaya lang, hindi lahat ng Adventist, kung ang mga evangelicals ay nahati sa kanilang pananaw sa mga Adventist, yung iba sabi Adventist pala ay Christian at yung iba ay sabi nila hindi pa rin Christian ang Adventist. Ganun din ang mga Adventist, lalo silang nahati dito sa librong ito. Okay lang kung evangelical sa nahati, pati Adventist nahati. Bakit? Diyan nagsimula, Pastor Dave, yung sinasabi nyo kanina na nagkaroon ng paghahati within the Seventh-day Adventist between traditional or historic Adventist versus evangelical Adventist. Yeah. Baka hindi alam ng ibang mga kaibigan nating Adventist yan. In fact, si George R. Knight, na isang retired professor ng Andrews University, siya ay kilala na historian at theologian ng Seventh-day Adventist at expert kay Ellen White. Sumulat siya ng paper na ang pamagat, Questions on Doctrine, Symbol of Adventist Theological Tension. Napakapangit, negatibong connotation ito para sa librong ito. Nung ako'y bagong Adventist at nagkaroon ako ng libro na ito, tuwang-tuwa ako. Nasasagot lahat
na mga tanong ng mga Adventist dito. Ang galing talaga ng mga Adventist. Sinagot nila lahat ng questions and doctrine. Wala akong kamalay-malay na no, mula noong 1950s at umabot ng 50 years, kahit hanggang ngayon, hindi pa rin nagkakaisa mga Adventist na tanggapin itong librong ito. Kaya nga nag-out of print ito sa loob ng mahabang panahon eh. Hindi pinublish ito noong loob ng mahabang panahon. Nirepublish lang ito noong 2003. At sabi ni George R. Knight, sabi niya, ang question of doctrine, symbol of Adventist theological chiffon. 50 years ago, what is undoubtedly most divisive book in Seventh-day Adventist history was released to an eagerly awaiting audience. It brought about prolonged alienation and separation. Kaya sa mga kaibigan naming Adventist na nag-aakala ng Adventist ay nagkakaisa, hindi nag-aaway-away sa doktrina, magising na po kayo sa katotohanan dahil ito pong aming nilalad sa inyo ay bahagi ng history, kasaysayan. Kaya lang sa panahon ng Adventist mga expert ninyo sa history, itong libro nito ay simbolo ng Adventist theological tension. Hindi maganda ang naging bunga nito sa pangyayari ito. Kaya nakakalungkot isipin. Alam niyo kung bakit? Bibigay ko sa inyo summary, mga pastor at mga kaibigan. Bakit nagkaroon ng tensyon nung ito yung simulang i-publish noon? Kasi, ganito po yan, mga kaibigan. Isasummarize ko lang ng within 5 minutes. Hindi lahat ng Adventist scholars at theologians ay pinatawag bago i-publish itong librong Question and Doctrine. Sino yung mga leaders na involved dito? Sino lamang yung involved na Adventist theologians dito na bumuo at sumagot sa Questions of Doctrines? Ayan, makikita niyo sa larawan. Si Leroy Edwin Froome. Ha? Si Leroy Edwin Froome, siya yung actively, sabi rito ng caption, he was actively involved in composing the written distillation of the conference. Siya talaga yung nakikipag-meeting. And then, sino pa yung pangalawa? Si W.E. Reed. Siya yung field secretary for General Conference noong 1955. At siya yung nag-join sa group nitong Adventist Conference dahil ni-request ni Leroy Froome. At yung pangatlo, na major participant na involved sa pagsagot ng librong ito ay isa ring theologian, si Roy Alan Anderson. Okay? Dahil si Roy Alan Anderson ay meron siyang experience paano makipag-usap sa ibang church to represent the Adventist belief. Okay? So, ang kanilang karap, remember, dalawang scholars ng evangelical, si Walter Martin at si Donald Gray Barnhouse, na isang editor ng Eternity Magazine. Ito mga kaibigan, itong problema. Nung napublish na yung librong Questions of Doctrine, mga pastor, marami ang nagprotesta. At kauna-unahan nagprotesta yung mga Tagaloob mismo, mga kilalang theologians din ng Seventh-day Adventist. Sino sila? Ito. Tatlong uninvited SDA na hindi in-invite para mag-criticize dun sa manuscript ng Questions of Doctrine bago i-publish. Yan ay mga kilalang top theologians ito ng mga panahon na yun, lalo na itong si number one, si M.L. Andreasen. Kung kung familiar po kayo, si M.L. Andreasen, siya ay napaka-popular. Parang siya yung dog bachelor noong mga 1930s at 1940s. Si Andreasen, kumbaga authority siya. Magaling siya, marami siyang sinulat ng mga libro na nakatulong sa maraming Adventist sa kanilang faith. At itong pangalawa na hindi in-invite para i-critic sana yung librong Questions of Doctrine bago i-publish, si Raymond F. Cottrell. Si Raymond F. Cottrell, sa tatlong ito, ang pinaka-expert sa Hebrew at Greek, hindi siya in-invite. At ito na kapagtataka, mga pastor at mga Adventist. Si F.D. Nicol.
sinosep ni Nicol. Siya ang top Ellen G. White apologist or defender noong panahon na yon, 1950s. Siya isumulat ng Ellen G. White and her critics. Kabisado ng dihama ang writings ni Ellen White. Ganun din si M.L. Andreasen. So nakapagtataka mga kasama, bakit hindi in-invite tong tatlong ito? At kung mapapansin niyo sa ating title sa taas, tinawag silang lunatic fringe. Tinawag sila ng lunatic fringe. Ayan ang sumbong ni Barnhouse na doon sa kanyang report sa Eternity Magazine kung bakit hindi sinama itong tatlo na theologians na malaki, sana may tutulong para masala kung controversial dyan sa questions on doctrine. Pag sinabing lunatic fringe, mga kumbaga mga panatiko, mga extremist, no? Mga extremist ang tawag sa kanila. So, hindi sila in-invite. Ngayon, alamin natin, mga kasama, bakit hindi in-invite itong mga ito? At ano yung kanilang protesta laban sa questions on doctrines? Kinikinito ko lang ng konti kasi hindi babanggitin ni Doug Batchelor ito kasi gusto niyang bigyan ng magandang mukha ang Seventh-day Adventist sa harap ng mga tao na nanonood sa kanya. Siyempre, di ba? E tayo naman na honest at walang halong kalokohan o halong pandaraya, gusto natin ipakita sa kanila kung bakit nasabi ng Walter Martin na evangelical noon ang Adventist hanggang sa mamatay siya. Ito pala dahil sa dinaya nila si Walter Martin. Yan. Dinaya nila. At isang example lang ng issue nito ay tungkol po sa sinabi ni Cottrell. Ito yung i-quote natin mula sa isang doctoral dissertation ni Julio Nam. No? Na sabi dito sa ang pamagat ng kanyang dissertation, Reactions to the Seventh-day Adventist Evangelical Conferences and Questions of Doctrine, 1955 to 1971. Ito may approval ng committee nila, George Knight mismo, si Roy E. Gain, ha? Mga kilalang yan, si Jerry Moon, si Woodrow Whedon. Ito ang sulat niya. Sabi ni Cottrell, unpublished reactions were much lengthier and more incisive. Meron siyang binanggit na limang ayaw niya sa librong itong Questions of Doctrines. Ano yung limang ayaw niya? Number one daw. Number one, change in Adventist theology. Yan mga kaibigan. Kita nyo nga. May pagbabago na sa theology. So, ibig sabihin, yung librong Questions of Doctrine na hanggang ngayon ginagamit ng mga Adventist layman, hindi talaga yan ang doktrina ng Adventist. Oo. Kaya si Doug Batchelor, ganun din. Yung kanya mga sinasagot at sinasagot sa video ito, hindi talaga yan ang sinasabi at totoong mukha ng Adventist. Number two, may tungkol sa Ellen G. White. Hindi rin totoong nirepresent si Ellen White. Number three, hindi rin totoong nirepresent ang Remnant Church. Number four, ang Adventism in relation to other evangelical churches. And number five, the proposed book on Adventism by Martin. Yan. Yan ang kanya mga napansin at hindi nakitang maganda. Ito pa. Ito pa, sabi, tuloy natin yung sinasabi rito ni Julius Nam. Si Francis Nicol naman, si F.D. Nicol, ito naman napansin, sumulat din sa president ng General Conference, mga kaibigan. Sabi ni F.D. Nicol, defender ito ng Adventist, ha? Hindi sinama doon sa committee. Napakagaling nito. Kung nabasa niyo na yung mga libro niya. Sabi rito, it seems evident that some statements were early made to Martin and some typewritten forms of answer were given to him that many of us on mature consideration are unable to support. Ha? Marami daw malang mga sagot dyan sa librong Questions of Doctrine na kung dumaan lang daw sa kanila, maiwasan sana na ma-misrepresent kung ano talaga
ang paniwalang Adventist. Kaya sabi ni F.D. Deacon, hindi namin kayang i-support yung sinasabi diyan sa questions on doctrines. Oh, dito mismo noong 2003, pastor, mga pastor at mga kaibigan, noong 2003, kasi matagal na hindi inimprinta ito eh. Yan ang mystery hanggang ngayon. Bakit na out of print ito sa matagal na panahon? Kasi ang issue lang talaga is controversial ito. Pero ito ay nireprint noong 2003. Pero tinawag itong Questions on Doctrine Annotated Edition ni George Knight. Yan. Diba? Naabutan mo pa ito, Pastor Apo. Valveran? O, sabi ni George Knight, of course, sabi niya, Questions on Doctrine is not free from fault. The authors at times push the fact that bit too far on such issue as an Adventism historic understanding of the Trinity, and they represent the data in a way that create false impression on the human nature of Christ. Kasi alam nyo, dito sa question on the doctrines, sa page 680, mga kaibigan, ito mga kaibigan namin Adventists, ito isa sa mga issue, yung sinasabi dito sa questions on doctrine. Christ took sinless human nature. Yeah. Ha? Samantalang hindi yan ang stand ni Ellen White at ng mga Adventists that time. Eh kasi nga naman, kung nilalagay nila ng mga theologians nito na si Christ ay may sinful nature sa conference with the evangelical, eh malawang sasabihin hindi sila Christian. Kulto kayo. Kulto sila. Kulto kayo, di ba? Oh. Kaya nga sabi dito ng The Questions and Doctrine Annotated Edition. Ha? The heading number 3 has been problematic because it implies that Ellen White believed that Christ took sinless human nature when in fact she claimed the opposite. Hindi kasi ganyan ang paniwala ni Ellen White. Si Ellen White, for your information, mga kapatid ng Adventist, na hindi masyado maalam dito, yung sinatawag niyong propeta, kaya po, kulto talaga, at hindi totoong propeta si Ellen White, ang aral niya kay Kristo, unorthodox. Dahil ang mga Christian throughout many centuries, mula pa noon hanggang ngayon, ang paniwala ay si Kristo ay walang sinful human nature. Samantalang si Ellen White, itong sabi daw niya sa noong 1896, Christ took upon him our sinful nature. Yun, ano pa sinasabi noong 1900, di ba? Oh. Sabi pa naman ni Ellen White noong 1900, he took upon himself fallen, suffering human nature, degraded and defiled by sin. Biruin mo yan. Yan turo ng propeta nyo. Ngayon, actually, Pastor Valveran, hanggang ngayon, pinagdidibatehan pa ng mga Adventist yan, di ba? Ano ba si Kristo? Post-existence, mga ganyan. Si Kristo ba ay, ano ba yung human nature niya? Sinless ba o sinful? Yun. Yung mga conservative, traditional Adventist, ang paniwala, ang kinuha niya ay sinful nature para maging halimbawa siya ng mga Sabadista na susunod sa 10 utos. Kasi kung si Kristo ay sinless nature, hindi siya magiging magandang halimbawa. Kasi yeah, tayo, mga tao lang tayo, paano natin susundin ng walang kasalanan? Yan ang sabi. Yeah. Kaya, yung topic natin last time, na si Ellen White tinuturo niya, kailangan maging perfect kayo at sinless para maligtas at makakit sa langit. Turo ni Ellen White yan. Last time, binanggit natin yan. Yan ang pinaka foundation ng aral na yan ay ang paniniwala na kaya natin maging perfect daw kahit makasalanan tayo dahil si Kristo mismo nagkatawang tao na makasalanan laman, although hindi siya nagkasala. Sinful ang flesh ni Christ, pero nagawa niyang hindi magkasala. So therefore, sabi nga nung diniscuss natin last time, ina-expect din ni Jesus na yung mga Adventist na follower ni Kristo kailangan ay maging perfect at sinful din na kagaya niya. Yan. Wow.
susunod ng Sabbath keeping, Ten Commandments, yung mga yan. Actually, yung ang malaking problema dun, Doc, eh, yung salita niyang nature, eh. Dinatuhin niya, eh. Yung nature, eh. Tanggap naman ng Orthodox na yung laman talaga nasisira at napipinsala dahil yun nga na kay Hesus Kristo. Pero ang ikinabit niya kasi, sinful nature, eh. Yung salita ng sinful nature, eh. Oh, magkakasala. Yun ang problema doon. Kasi nga, yun nga, ginigit niya, kahit kami noon, ginigit namin yan, yung tungkol sa pagsunod din ng Ten Commandments. Oh. At kung papaano nag-sabbath keeping yung sinful nature na yon at kinaya niyang magkaroon ng kasagraduhan, eh kakayanin din ng mga Seventh-day Adventists. Oo. Oh. Ayun ang malamang ayun ang sa mga viewers natin Adventist. Sa mga viewers natin ngayon na Adventist, mga bago lang sa pandinig nila ito, pero salamat at nakapakinig kayo. Hindi bagong aral, dati ng aral ni Ellen White yan, na nung si Kristo na katawang tao, ang taglay niya ay sinful human nature. Yan. Opo. Yan ay wala yan sa aral ng Bible, against the Bible, unorthodox. Kaya karapat-dapat lamang na tawagin kulto ang Adventist. Dahil ang kanilang nikilalang propeta, yun ang turo. Kaya nga, opo, ang ginawa nitong mga Adventist na theologians during the time ng conference with Walter Martin, nagsitungaling sila, dinisib nila, pinalalabas nila ang stand ng Adventist. Ay, she took sinless human nature. Ay, yung mga Adventist na faithful kay Ellen White, kagaya nung binanggit natin, sila M.L. Andreasen, si Raymond Cottrell, at si Francis Nicol, mga loyalist ni Ellen White to. No! Hindi ganun ang aral ni Ellen White. Ang aral ni Ellen White, siya ay merong sinful human nature. Kaya, tumutol sila. Nagprotesta sa librong ito. Kaya nga nagkaroon ng hati ngayon, hanggang ngayon ng Adventist. Merong traditional na ang paniwala si Christ ay merong sinful nature at merong mga tinatawag na progressive or evangelical Adventist or liberal na si Kristo ay sinless nature. Yan ang problema ng Adventist na hindi alam ng mga members. Diba, Pastor? Opo, pinagdidebatehan nila kung anong kinuha na katawan ni Adan. Yung katawan ni Adan nung hindi siya nagkasala, yung katawan ni Adan nung tapos after ng nagkasala. Inaasa kasuhan ng mga talagang faithful na Adventist, yung mga ang sinless nature ang kinuha dahil sa yung Roman Catholic daw ay pinipray si Mary. Kasi como sinless, ang nanay din sinless ang pinanggalingan. Kaya ang akusasyon nila, ang aligasyon nila, conception, yung manasa ikanasa sinless ay mga Roman Catholic daw ang pinagmulan. Pero kalaunan, finit in din naman nila yung tinatawag nilang sinless nature. Actually, unorthodox talagang Seventh-day Adventist tungkol sa sinful nature. Kasi ang pakay lang naman nila, kaya nila ginanon, yung Ten Commandments sa kayong Sabbath keeping, yun po ang talagang main na goal para masabi po nga yung tao kinakailang sumunod sa sampunga. Ginoon mo, Pastor, para lamang i-emphasize ang kahalagaan ng pagsunod sa sampung utos, ginawan lang sinful nature si Kristo. Yan. Kinompromise nila yung nature ni Kristo, ginawang sinless, para lang patunayan na kaya nang tsuparin ng makasalanan ng Ten Commandments. Exactly. Ganun katindi ito. Parang ginawa na sa Bible, na ang Bible merong mali. Kasi si Ellen White, inspired the same way as in the Bible, kaya may mali rin ang Bible. Di ba? Opo. Grabe talaga. Opo. Ako, hindi si pa kayo Walter magising Martin, sa katotohanan. Opo, binasa namin noon, si Walter Martin, ang emphasis niya lagi sa kanyang teachings is about regeneration, kung paano ma-born again ng isang nilalang, kung paano magkaroon ng panibagong gawi. At ang kanyang ini-emphasize kasi po, Doc, yung tungkol sa sinless nature ni Jesus, because he is actually particular dun sa kalagayan ni Adan nung hindi pa nagkasala. Sinabi rin niya sa mga ilang sulat niya na ang naboborn again ay gagaya dun sa kalagayan na walang responsibilidad ang naturang tao dun sa kautusan. Yun ang point niya lagi. Kaya finit in nila, Doc, eh. Oo, talagang na-deceive si Walter Martin.
pinalitaw nila na okay din naman, parang evangelical din naman, okay lang. Oo. Napakakunti lang. Oo, yun ang problema na kaya nakakalungkot mga kaibigan, mga Adventist, you have to accept the fact. Alam ko masakit to para sa inyo, pero ito ang totoo eh. Ano magagawa nyo? You cannot change history, nandiyan na yan. Ang pinakaiba lang, ngayon nyo lang nalaman nito. Kaya, of course, ang reaction nyo, emotional. Oh, kaya ang sabi rito, sa Questions of Doctrine, annotated edition ng 2003 na, sabi ni George Knight, thus, questions on doctrine not only supplied a misleading heading, but it also neglected to present the evidence that would have contradicted the heading. No? It created theological division in the Adventist Church than any other document in its more than 150-year history. Yan, nakakahiya yan. Ngayon, kung ikaw ay Adventist na ano lang, yung nominal Adventist lang, alam niya, magsimba sa Sabado, ah, ang alam lang, huwag kumain ng baboy at hindi mo alam to. Eh, kala mo, Adventist ang totoo. Huwag kumain ng baboy ang sambat ay hindi ligo. Ah, walang mark of the beast. Kung yan lang ang talaga Adventist, eh siguro. Eh, pero hindi yan totoong Adventist. Marami ka pang dapat malaman, mga kaibigan. Yan ang purpose namin dito sa podcast. Namatay si Walter Martin, yung Kingdom of the Cults. Namatay siya noong 1989. Pero yung successor niya, siya yung gumawa ng Christian Research Institute. Meron sinasabi rito kung bakit ang mga Adventist ay kulto pa rin eh. Sabi ng mga Adventist, kasi itong ginagamit ko dati, Adventist, sabi ni Walter Martin, Baptist yan. Authority sa cult, Christian. Itong yung updated assessment, Seventh-day Adventist, Kenneth Sample, at ayan ay successor ni Walter Martin. Sabi nito, evaluating SDA today. Ha? Ang position namin, sabi niya, ang mga Adventist evangelical as long as they are committed to the questions of doctrine. Pero sabi niya rito, traditional Adventism on the other hand, which seems to have gained the support of many administrators and leaders, appeared to be the moving further away from a number position taken in questions on doctrines. At marami pang tinitiwalag ng mga against sa investigative judgment, di ba? Si Desmond Ford. Yes, marami. Sabi rito, the traditional Adventist position on righteousness by faith is more like of the Roman Catholic Council of Trent than that of Reformations. Yun ang findings ngayon ng Biblical Christian Research Institute. Sabi ni Mark Finley, naniniwala kami sa righteousness by faith. Pero pag inusisa mo, kagaya na itong Christian Research Institute na pinag-aralan ng Adventism, ang traditional Adventist position ng righteousness by faith ay katulad ng Roman Catholic Council ng Trent kesa sa Reformers. Bakit? Ang definition ng Adventist sa righteousness by faith is justification and sanctification. So, ibig sabihin, para maging righteous ka, but hindi by faith, by justification plus sanctification, obeying the Ten Commandments. Yeah, so that is more Roman Catholic than Protestant. Dito, traditional Adventism seems to bend on making Ellen White as interpreter of Scripture. Kaya in the end, ang tinatawag dito, sabi rito, ang Adventism, yeah, because has little hope pagka nanatili itong doctrine na ito, because traditional Adventism is theologically bankrupt and perverted the gospel, and it robs the Adventist Christian assurance that puts them on the treadmill of trying to measure up to God's holy law in order to be saved. O, kita niya? Wala na yung sinasabi niyo na Walter Martin Adventist ay Christian. Wala na, namatay na siya. Pati yung paniwalang yun. Kasi hindi niyo pa rin inaalis yung mga cultic doctrines niyo. Yes, correct.